Hindi man magtataas ang pamasahe, magbibigay naman daw ang pamahalaan ng ayuda pang gasolina sa mga PUV driver sa ilalim ng Fuel Subsidy Program. Meron ding ilang sektor na mabibigyan daw ng diskwento sa petrolyo. Para sa detalye, live na magbabalita mula sa Maynila, si Mon Gualvez. Mon, paano ba ang magiging sistema dito sa Fuel Subsidy Program? Cheryl, aabot sa 5 bilyong pisong pondo ang ilalaan ng Budget Department para nga tulong ng gobyerno sa pampublikong transportasyon. Kabilang dyan ang mga chauffeur at operator ng jeepney, makikinabang din ang mga bus drivers and operators, maging ng taxi, UV Express, at isinama na rin nila pati yung mga TNVS drivers, tricycle drivers, at mga delivery riders. 2 beses yung mangyayaring bigayan ng fuel subsidy na nagkakahalaga each ng 6,500 pesos per eligible beneficiary. Para po yan sa nasa mahigit 377,000 na mga makakatanggap, no? Ang unang beses na maglalabas ng fuel subsidy ang pamahalaan ay maaaring mangyari na next week, habang yung second tranche naman na tinatawag ay posibleng maramdaman at makuha ng mga apektadong chauffeur pagdating naman ng buwan ng Abril. Again, itong tinatawag na parang pantawid pasada ay para doon sa mga talagang dati na merong fuel card. So hindi po cash ang ibibigay sa inyo, kundi cash card ang tawag nga. Ito yung maaaring magamit ninyo. Galing sa land bank po yan. Ito yung mga gamit naman ng mga apektadong chauffeur para pantulong nga dun sa mataas na presyo ng produktong petrolyo sa tuwing sila ay magpapagasolina. Cheryl. Mon, pinag-uusapan natin dito nationwide. Tama ba? Yes, Cheryl. Hindi lang sa Metro Manila, kundi buong bansa. Itong ilalabas na pondo ng Budget Department or ng DBM para sa lahat ng mga apektadong chauffeur na mga pampublikong transportasyon. Cheryl. Mon, sabi mo, jeepney drivers, taxi, bus, TNVS, taxi, delivery, pati mga tricycle drivers. Pero dapat eligible. So paano sila magiging eligible for the 6,500? At pare-pareho ba yan na tigsi 6,500? Mabuti natanong mo yan, Cheryl, para malinaw lang din natin. No? Ang sinasabi ng LTFRB at ng DBM dito, hindi lahat pare-parehong 6,500 pesos. Depende rin kasi yan sa laki ng kinokonsumo ng mga pampublikong transportasyon. So yung 6,500 pesos, focus lang yan specifically sa mga driver ng jeep, bus, taxi at UV Express. Pero sa iba, dinadetermine pa nila kung magkano yung maaaring ilaan na pondo or subsidy amount, no, para sa kanila pagdating naman sa fuel. At yung sinasabi naman dito sa kung paano malalaman kung eligible ka ba o hindi at paano ba makakapag-apply technically, no, lahat ng mga may parangkisa, una sa lahat, sila yung talagang directly applied na, no, pero they can actually check it with land bank kasi doon talaga nag-a-apply, Cheryl. Doon din kasi makakakuha ng cash card lahat ng mga eligible beneficiary. So pagdating naman doon sa mga nasa tricycle at iba pa mga delivery riders, humihingi na rin ng listahan ang DBM, particularly sa DTI at DILG, para nga malaman kung sino ba yung mga eligible. So again, yung pag-a-apply po niyan, kailangan niya makipag-coordinate din technically sa land bank at the same time sa DILG if you are a tricycle driver per se. Cheryl. Tapos, sabi mo nga around 6,500, well, yun yung mga jeepney drivers and bus drivers and UV Express. Tapos, yung iba pang mga drivers, pero yung pondong sinasabi mo na 5 billion pesos, sasapat ba ito at isang beses lang ba na bigayan? Yan ang malaking tanong pa sa ngayon, Cheryl, no? Pero technically, mas malaki na ito kumpara doon sa mga nakaraang mga pantawid pasada program na ginawa ng pamahalaan, dahil nga ngayon, dodoblihin nila yan. 2 beses maglalabas ng pondo ang gobyerno para nga sa fuel subsidy. So 2.5 billion pesos yan each, no, sa tranche na yan. So technically, malaking tulong daw kahit papano. At least 6,500, 13,000 all in all ang makukuha ng mga apektadong chauffeur if you are a jeepney, bus, and taxi driver.
Yan, pagdating naman sa fuel discount, Cheryl, ang makikinabang naman dyan ay yung sektor ng agrikultura. Kabilang na po dyan yung mga magsasaka at mangingisda na gumagamit ng makina at nangangailangan ng produktong petrolyo para mapatakbo itong mga naturang makina. Ang halaga naman ng diskwentong kanila makukuha dito ay 3,000 pesos no, sa mga eligible beneficiary din na ang listahan manggagaling naman po sa Department of Agriculture. Ang halaga o kabuuang amount na ilalaan naman ng budget department dito ay aabot naman sa 500 milyong piso o kalahating bilyong piso, Cheryl. Nagkaroon ka ba ng pagkakataon na matanong yung ating mga kapatid na chofer at ano ang kanilang komento dito nga sa tulong na ibibigay o yung fuel subsidy na ibibigay ng pamahalaan? Alam mo, Cheryl, hati yung opinion ng mga chofer na nakausap natin, particularly mga jeepney, NTNVS drivers and other PUV drivers doon. Sinasabi nila, una, syempre, sa unang dinig talagang maganda pakinggan dahil malaking tulong kahit papano itong 6,500 pesos technically na fuel subsidy. Pero para sa ilan, baka abutin lang doon ng 3 hanggang 4 na araw yung diskwentong yan na maaari nilang magamit. At the same time, yung iba naman talaga mas hinihiling pa rin na kung hindi kayang ibaba talaga yung presyo ng produktong petrolyo, eh sana raw matuloy pa rin yung taas pasahe. At narito ang ilan sa mga nausap natin na mga pahayag nila, Cheryl. Eh, mas maganda sana kung idedirekto sa mga driver talaga. Hindi namin masabi kung nakainino. Misan sa operator, misan nakukuha lang na kung sino-sino. Okay naman po, sir. Kung, sa, ano, sa sobrang taas kasi, kailangan din talaga eh. Kaya ito, tiis-tiis lang ng konti. Alright, maraming... Ayun, Cheryl, yung iba sa mga sinasabi nila, may ilakas kami nakausap. Ayan. Go ahead. Mon. Ayan, may ilakas kami nakausap, Cheryl, na parang na-trauma na dito sa fuel subsidy program before na natanggap nila ng pamahalaan dahil nga hindi naman daw nila nakuha talaga, tanging mga operator daw yung nakinabang at baka ibang drivers pa at hindi yung mga mismong chofer, Cheryl. Alright, maraming salamat, Mon Gualvez.